Hello mga langga, welcome back to our channel. Sa araw na to, ituturo ko sa inyo kung paano nyo i-retrieve ang inyong mga deleted messages sa inyong Facebook at Messenger. So kung gusto nyo pong malaman kung paano, tapusin nyo lang po ang video na to. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. So, para ma-retrieve nyo po ang inyong mga deleted messages sa inyong Facebook, kailangan nyo po ng dalawang applications. Yung una, Searchiever, at ang pangalawa, ang HTML Viewer. So, kung wala pa po kayo nito, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store. Open nyo lang po yung Play Store nyo sa yung cellphone. Tapos, search nyo sa taas. Search for apps and games. Type nyo lang sa Archiver. Yan po, yung kulay green. So, download nyo lang po yan. So, pagkatapos nyo pong ma-download yan, i-download nyo rin po yung HTML Viewer. So, i-type nyo lang po dyan sa taas. Pag lumabas yung HTML Viewer na may kulay blue po, yan po ang i-download nyo. So, pagkatapos nyo pong ma-download ang dalawang applications, i-open nyo na po ang yung Facebook apps. So, pag na-open nyo na po ang inyong Facebook, click nyo lang po yung menu. So, dyan po sa menu, hanapin nyo po yung settings at privacy ng inyong Facebook. So, i-click nyo lang po yan. Tapos, i-click nyo po yung settings. Dyan sa settings po, may nakalagay po dyan lahat ng settings sa Facebook. Kung settings, security, privacy, your Facebook information, ads, yung mga advertisement, stories, notifications, shortcuts, newsfeed settings, medias, and contacts. So, punta po tayo dun sa your Facebook information. Tapos, hanapin nyo po yung download your information. So, pag na-open nyo na po yung download your information, ikita nyo po dyan lahat ng information ng Facebook nyo. Yan po. So, kung napapansin nyo po, nakacheck po yan lahat. Ang gawin nyo po, i-deselect all nyo po lahat. I-click nyo lang po yung deselect all. Tapos, yung messages lang po ang iyong i-select. So, pag na-check nyo po na yung messages, punta lang po kayo sa baba. Dyan sa baba po, may makikita kayong date range, format, at media quality. Yung date range po, yun po yung range na gusto nyo pong ma-retrieve na messages sa inyong Facebook. So, dyan po, isiset nyo po kung anong year or anong months o anong date na gusto niyo pong ma-retrieve na messages. So, siniset po yung sa akin. Example po lang yan. November 1 to November 7. Tapos, dyan po sa media quality, suggest ko lang po sa inyo yung low quality lang po yung gagamitin niyo para makasave po kayo ng data. Pagkatapos po, i-click nyo lang po yung create file para mag-download na po yung mga messages. So, kung nakikita nyo po, pending po nakalagay. So, ibig sabihin nyo po, nag-download po yung mga data o mga messages na nare-retrieve. So, balik muna kayo sa inyong Facebook. Tapos, hintayin nyo po sa notifications na respond yung Facebook. So, makikita nyo po dyan sa notification kung mag-respond. Yan po.
So your Facebook information file is ready to download. So click niyo po, click niyo lang po 'yan. Tapos i-download niyo po ulit. So pagkatapos po niyan, hanapan niyo po kayo ng Facebook ng yung password sa yung Facebook for verification po. So diyan po i-type niyo lang po yung password ng yung Facebook. Tapos enter niyo lang po. Yan, yan po ang file name. So download niyo po. Tapos magda-download po yan. So ang pagda-download po ng data po, nakadepende po sa Wi-Fi at taas ng range na iniseset niyo po. So kung mataas po yung date o date range po na siniset niyo po, may posibilidad po na matagalan po yung pag-download dahil lahat po yung lahat po kasi ng messages na yung Facebook ay i-retrieve po at i-download. So pagkatapos po ma-download po, yan po ang lalabas. Download complete. So i-balik nyo lang po yan, i-exit nyo lang po, tapos hanapin nyo po yung searchable na applications na din na-download nyo po kanina. Tapos i-open nyo lang po, hanapin nyo po yung folder na download name, download, tapos hanapin nyo po yung din na-download nyo na file kanina na binigay sa Facebook. So i-open nyo lang po, tapos click nyo yung view, yung messages, click nyo po yung inbox. So lalabas po dyan lahat po ng mga taong nami-message nyo po. Pipili ako ng isa po para example po, tapos click nyo yung message, open nyo po, tapos sa Chrome nyo po i-open. So yan po, lalabas po lahat po ng message po, kahit deleted na po yan o kahit ilang taon na po yung message na yan. Ito po, conversation po ito ng aking jowa. Ito, start po yung conversation sa November 1 hanggang November 7. So, may iba pong message na nadidelete ko po dito. So, yan po, nare-retrieve po yan lahat. So, try po natin yung sa group message, no, click niyo lang po yung message, tapos open niyo po sa Chrome. So lahat po ng conversation po sa yung groups lalabas po yan lahat. So ganyan lang po. So comment lang po kayo kung may mali po or mga suggestions po kayo sa aking video. So, salamat po.